Hi guys, welcome sa aking YouTube channel. Sa video na to ay titignan naman natin itong Rusi Macho TC175. And so we have here kulay red siya. Actually merong mga variant itong Macho. Meron silang 125, 150cc. So what we have here is the 175. Tignan natin yung kanyang gauge. So analog. At ito ay 5-speed na rin. 5-speed. Tapos ito ang kanyang speedometer. Yan, bagong-bago pa po itong motor na to. Motor ni Brother James. Shout out kay Brother James sa kanyang bagong motor para ma-review natin. At dito naman sa kanyang seat ay yan, nakabalot pa kasi bago pa. Medyo stiff. Ayan itong seat niya. Pero napakalawak ng seat nito. Parang kasyang tatlo dito na umupo sa kanyang seat. So ito naman ang kanyang engine. As you can see, napakaganda ng kulay ng engine. Hindi lang siya normal na kulay black or silver na engine. Ayan, ang kulay niya is parang brown. Parang matte brown na light yung kanyang kulay. So yan, dahil 175 siya, napakalaki ng kanyang makina, no? Dito sa kanyang harapan, makikita natin dito yung kanyang drum brake. So hindi pa siya disc brake, no? Drum brake pa lang yung kanyang preno dito sa harapan. So what we have here sa harapan is 8090. Ayan, nakalagay dyan 2.75x17. 8090 yung gulong niya sa harapan. Ewan ko kung anong brand ito. Bali, may brand siya. Yuan Xing. Yan, Yuan Xing yung kanyang brand. Meron din dito nakalagay, naka-emboss yung kanyang Rusi na brand. So ito ay halogen. Ito ang kanyang headlight, halogen. Turning lights niya ay hindi pa rin LED. At yan, nakalagay Euro 3. Sabihin, Euro 3 compliance na to. So dito naman tayo sa kanyang handlebar. So dito sa kanyang left side, ito yung high and low. Tapos turning lights. Ayan ang kanyang busina. So clutch check natin. Ayan, hindi siya gaanong malambot, no? Pero hindi naman gaanong matigas. So sakto lang yung kanyang clutch. Dito naman sa kabila, makikita natin yung kanyang on off ng ilaw, park light. Ayan, and then off. And then also meron na rin tayong hazard switch dito. And yung kanyang starter switch. Yung kanyang grip naman is, yan, very good naman siya. Kanyang preno sa harap, hindi ko alam kung anong, medyo hindi siya matigas, malambot lang. Kasi nga drum brake yung sa preno sa harap, hindi siya katulad ng disc brake na parang nagki-click pag pinipress mo. You can see here, logo na R, naka-emboss. Tapos ito yung kanyang exhaust. Yan, may nakalagay na Rusi. Tapos yung kanyang shock, dito naman tayo sa kanyang shock. Ayan, yung kanyang shock sa likuran, bale, by 2 siya, 4. Ayan, ready na siya for tricycle, ano, pang mabibigatan na load. Kasi 175 naman yung makina. So malakas talaga siya pang hilaan. At yung kanyang sprocket size, napakalaki. Let's see, ano ba tong combination. Ayan, 45T. So meron siyang 45T na sprocket dito sa bandang likod. And doon sa harapan ay, as usual, 14T. Ayan. At ang size ng kanyang gulong dito sa likuran ay 9090x17. Medyo malaki na rin. Hindi sa yung normal size na gulong. And then, yung kanyang turning lights sa likod, as usual, sa mga TC na Rusi, is hindi siya LED. Tapos, yung kanyang plate na Rusi, may nakalagay pang verse. Yan, John 3:36. Sabot-sabot lang. Kasi Kristiyano po ang may-ari nito. Itong Rusi company na to. Yung kanyang side mirror naman, yan, bilog. Hindi ako fan ng bilog na side mirror. Pero pwede naman palitan nyo ng mga aftermarket. Ito, kung hindi nyo trip itong ganitong side mirror, bilog siya. Yun ang ating quick walkthrough ng Rusi Macho TC175. So yun lang ang ating review sa motor na to. Quick walkthrough lang siya. So kung gusto nyo ng mas detalyeng review sa motor na to, may mga iba pang YouTube channel dyan. Baka mayroon silang
mas detailed review. So pag mga ganitong motor kasi, mga Rusi, hindi mo makikita yung mga spec sheet niyan sa internet basta-basta. Hindi nila nilalabas. So kailangan mong tanungin sa mismong kasa yung mga specs. So yun lang. At thank you for watching. And see you on my next video. Peace!